yung intake ang tumukod. Yan, ganyan karami yung carb natin ngayon, yung yun eh. Medyo may alam mo. Third drive natin, nagkakosyon na pagkasira ng bearing natin. Nasisira yung bola natin. Mukhang wala siyang damage. Ito pa yung ginamit natin ng nag-Cebu tayo, nag-Visayas. Yan, mga one-stop shop na rito kay Master. At na para isang gawaan lang. Merong iba, siguro depende sa langis. Meron napaka-itim ng ganyan. Malaking tulong to sigurado sa ating endurance. Okay, it's 6:25 PM at ngayon magkakaroon tayo ng ating preparation para sa ating endurance challenge. May ilang araw pa tayong natitira para paghandaan natin to. Huwag na tayo magsayang ng oras at ito mahirap to kasi medyo busy nga tayo sa araw, medyo marami tayong ginagawa. Kaya ito yung time, tingnan natin kung ano yung mga dapat palitan kay puti para maging safe tayo sa biyahe. So let's go. Kung napapansin nyo, yung mga nagiging issue ng ibang ka-easy ride natin na hindi nila alam na problema pala to sa katagalan. Itong ating, ito, brake lever natin or itong brake master, left and right. Ito, matagal ko na rin to nagiging problema kay puti na akala ko is normal lang or sa akin lang to nangyayari. Pero sa kalaunan, napapansin ko, parami ng parami yung nagkakaganito ng problema. Una-una, yung parang pagpepreno ka, biglang lulusot yung hindi agad kahagat. So, di ba parang napaka-delikado nun at ilang beses ko na rin na-experience yun. Di isa beses o dalawang beses na ako nagpalit ng repair kit ng ating brake master. Medyo marami na rin. So, dito ko muna siya umpisahan. Then, maglalagay na rin tayong karagdagang ilaw kasi yung blue water natin parang masyado nakakasilaw. Maglalagay lang tayo ng mini driving light pang laban natin sa mga matitinding lubak. Para hindi tayo nabubulaga. So itong brake master natin, may dalawang nagiging problema rito. Kung hindi siya lulusot, ang worst case dito, yung sobrang tigas naman niya pag pinepress mo siya. At nakausap natin yung isang mekaniko na si DK Mech nga, na ang worst case daw nito, ang mangyayari nito is pwedeng mag-stack up pa yung ano natin, preno natin sa harap or sa likod. So minsan, di ba, parang naninigas na siya. Mahirap naman abutin tayo niyan sa endurance. Si DK Mech available kahit paggabi na. Umagawa pa rin siya. So, yun, gagawin natin ito ngayon. Tara, let's see. Oh, yeah! Okay, nandito na tayo kila DK Mech. At nandito rin yung mga makakasama natin sa endurance. Sa mga hindi po nakakaalam, si DK Mech, isa sa kasama natin sa endurance. Bali, apat kami. Dito yung isang malupit natin kasama. Ayan. Mandaraya to kasi naka-oil cooler to. Ayan, kay Pops Daniel, yan. Naka-acropovic. Ayan, isa sa ano natin yan. Makakasama ngayong endurance. Ito yung set ng kanyang easy ride. Ayan, naka-hinaked handlebar. Bali si puti lang ang pinakakawawang itsura dito sa aming sasama-sama. Ayan si Doc Dave, sineset niya na yung panakbo ni Pops Daniel. Yan. Yan. Takot magpaiwan, takot siya magpaiwan. Kaya ngayon pala, nagpe-prepare na siya. So magsasabay kami ngayon sa akin. Bali, ang ilalagay yung ganito na brake master na bago. Tapos magdadagdag tayo ng isang mini driving light. At ito nga yun. Yan. Punta lang kayo rito kay DK Mech habang hindi pa tayo nag-endurance. Sa mga susunod na araw, wala siya dahil kasama nga natin siya. Bali dito sa pula na to, yan, sineset yan. Yan. Ito, bali ang mangyayari dito, set ni DK Mech to. Yung kay DK Mech, yung dito sa pula, saka yung kay Pops Makin, yung makakasama natin isang color orange na Easy Ride 115. At lahat sila ay naka 28mm na Nibi na carb. Ang malakasan. Iwan ako nito. Madaya, nakagearing siya. Madaya! Pinagandaan niya yung endurance, Madaya! Nice naman! Mangiiwan na to! Uy, bagalan mo ah! Bagalan tayo! Kompensyo lang, idol! Yan ang totoong titanium yung bell niya na sikreto, yan! 6.5 Okay, nabaklas na si puti.
Ayan, kakabitan na natin ngayon ang mini driving light na bago. Tinanggal na yung luma nating mini driving light na nakalagay dito sa tipos. Ito na yan, tatanggalin na yan. Palitan natin ng mas malakas. Dadaanan kasi natin medyo malubak, lalo na dito sa part ng Tagawayan, Quezon, hanggang dito sa Mayragay, Camarines, sir. Kaya delikado kung mahina yung ilaw natin. Right, lagyan natin ng relay para safe. Safe sa ating magiging bagong ilaw. Yan. So, nandito yung balas ng ating ini-driving light. Then, naka-connect na siya ngayon sa relay. Okay, okay. Testing. Yan na, nakakabit na ang ating Firefly na mini-driving light. Yan. Ayan, dilaw. Yellow yun, yeah. Yan, low. Yan. Nice, nice. May support na tayo. Ayan siya. Ayan yung bato niyang ilaw niya. Napakaganda. Yun. Bumbo. Ito na may susunod natin ngayon. Yung brake master. Bale, ito. Matatanggal ito. Papalitan na natin ito ng dibaso. Okay. Pangano ito yun? Max V1? Same lang. Same. Yan. Ito yung gagamitin natin baso. Medyo malaki-laki. Tapos ito na yung magiging kapalit niya. Ayan. Dali, ito yung magiging replacement niya dito sa stock natin. So, magiging repair kit natin ito pang NMAX V1 na rin. Repair kit, pati yung brake switch, pati brake lever. Ah, okay. NMAX V1. Well, halos lahat pala magiging pang NMAX V1 na brake switch, brake lever, plug and play na, NMAX V1, saka yung repair kit, no? Repair kit. Ayos. Hindi na tayo iwas hassle na to. Kasi yung iba diba nag-stack up yung sa stack. Na-break niya. Kung yung repair kit, kahit anong palit, makailang palit na, bumabalik pa rin yung sakit niya. Kung lumulusot, nag-stack up. Diyan, pinaka-worst niya talaga yung sobrang stack up, hindi na talaga ikot habang nasa biyahe. Yung sa piston niya, naka-stack up na. Dala. Kaya karamihan dito sa Rizal Riders, yan. Sa Easy Ride 1510 Rizal Riders Club, naka-convert na sila sa ganito. Dahil same nagiging problem kay Pute, yung lumulusot nga madalas yung preno. O kaya, talagang matigas. Tumitigas itong lever niya. Yan. So, yan. Magiging malambot na ito mamaya. Magandahan lang dito sa baso na to, meron siyang sariling screw, kaya hindi siya pwede paglaruan. Hindi katulad nung ganito, na ito nabubuksan to, Daniel, no? Yes. Mabilis nabuksan to, no? Pwede niyan tagayan. Hindi katulad nito. Tatagayan niya, pre. Kung gusto mo ko. Ayan. Oh, nabubuksan. Actually, binaba na ni ano yan sa vape. Ha? Nakalagay yan dito. Sa kanya yung bubuga. Juice yan sa vape. Ayan. Ano? Ayan, no? Ang dami. So dapat pala talaga na papalitan yung ano na dapit-dapit. Nare-regular maintenance kaya siguro tumitigas na rin, no? Mabara tapos pupunta sa piston. Bababa. So, yun. Buti na lang at may endurance tayo. Na-check natin 'to yung ano natin. Kung walang endurance siguro, hindi ko 'to mapapalitan. Pwede pa rin. Pwede pa eh. Nakaka-preno pa naman pero tumitigas na talaga siya. Eh, nararamdaman ko. Matigas na. Maganda yun eh. Kakaibang experience. Rides-rides na. Gusto namin eh. Talagang pupunga yung mata mo. Actually, nagmi-meeting na rin kami rito para sa gaganaping endurance habang nagpapagawa tayo ron. Pinag-uusapan na namin yung aming mga gagawin. Mahirap kasi yung biro. So, kagabi, inabot na tayo ng lowbat kaya hindi na natin nakunan lahat. Pero ngayon, okay na. So, nakakabit na yung ating brake master na bagong design. May baso na siya. So, nakikita nyo, nandito na. Okay na to. Then nagawa na rin yung ating mini driving light na ilaw. So natesting ko rin siya kagabi. Okay siya, maliwanag.
malaking tulong to sigurado sa ating endurance. Diba, nabanggit ko na dati na nagkakaproblema tayo minsan sa preno, yung lalo na pagdating sa mga lubak, tapos mabubulaga ka. Ito, gumanda yung response ng ano niya talaga, braking system niya. Naramdam ko na naging okay siya compared dun sa stock. Hindi na ako nagtataka kung bakit medyo marami na rin nagpapalit ng ganito. Sabi nga nung iba, nung mga unang naggumamit nito, hindi sila nagkakaproblema sa pagpapalit ng repair kit kasi hindi agad nasisira. Compared dun sa stock natin na nakakailang palit na ako, ako mismo nakakailang palit na ako ron. Talagang kahit palit ka ng palit, lumulusot at lumulusot. Ngayon, natapos na yung isang concern natin, yung unang part natin na kailangan nating solusyonan ngayong endurance, nagawa na natin ang paraan. Siguro ngayon, ito naman tayo sa susunod na part na kung saan ang concern naman natin ngayon is sa ating panggilid. Pupunta tayo ngayon kay Master GY Six Hack. Pero actually mga brothers, wala naman talaga tayong major problem sa ating panggilid. PMS lang tayo. Papacheck lang natin to kay Master GY Six Hack para sure naman malinis yung panggilid natin. Mapacheck natin yung third drive kung may grasa pa ba. So kailangan natin yun na masabi natin ready na talaga tayo. So wala naman tayong ibang major problem kay Puti. Try natin kung mapapasilip natin ito mamaya at medyo kinakabos na rin ako sa oras. Ang daming ginagawa. Ngayon may time tayo. Subukan natin ngayong araw matapos. At wala naman tayong ibang babaguhin dito sa atin. Kung ano yung set natin dati, yun pa rin. Yun pa rin ang gagamitin ko. Yung gawa pa rin ni Master GY Six Hack. Kung anong pinambabiyahe ko before, yun pa rin yung papang endurance natin. Wala namang nagbago. Maliban na nga lang dito sa mga pinalakas nating braking system natin. At nagdagdag lang tayo ng konting ilaw. Let's go na kay Master. Nang mahimas ka na. Himas, endurance. At papacheck na nga natin si Puti. Konting check up lang, ramp, panggilid, carburetor, saka yung lagatok natin, try natin kung ano yung naging problema niya. Para ma-share ko na rin sa inyo. At mahirap bumiyahe pag ganun nga yung sitwasyon ng ating motor. Tapos ang pupuntahan pa natin, isang endurance ride. Hindi biro yun dahil 1,200 kilometers yun. So ayan si Puti. Inumpisa na siya ni Master. Sabay na rin natin, pa-check na rin natin yung carburetor, saka change oil na rin. Lahat na para isang gawaan lang. Pati yung mga lining natin, silipin na rin natin yung mahabang biyahang ginawa ng clutch lining natin. Palit bola na rin tayo. Marami rin available dito sa shop, mga pang easy ride natin, mga pang GY6 na parts. So, makikita nyo dito, ayan. Ayan, mga one-stop shop na rito kay Master. Okay, silip-silip. Okay na, okay po. Okay na okay pa ba? Ito yung ginamit nating belt at mukhang wala siyang damage. Ito pa yung ginamit natin ng nag-Cebu tayo, nag-Bisayan, Zambales, North Loop, Pangasinan. Ang galing nung walang tama, walang punit. walang natanggal na mga sinulid. Ayos ah. Ibay talaga itong stock ng power link, itong A3520. Bola, check natin kung may mga halos walang tama yung mga bola, no? Maganda yung pagkakalkal dito sa ating pulley. Hindi na sisira yung bola natin. So ito, yung 1,500 na center spring natin. So ganito rin yung nakakabit dun sa easy ride ni Boss Kambal. Halos yung kami ng set ni Boss Kambal. Pagdating sa pulley, sa lining, pareho kami ni Boss Kambal. Check naman ngayon ni Master itong ating third drive. Palagyan natin ng grasa dahil mahirap pag natutuyo ng grasa yung third drive natin. Nagkokosyon na pagkasira ng bearing natin. Ayun, ilagyan na ng grasa. So, syempre, ang pinakamagandang grasa ang ilalagay dyan. Yan, yung top 1 na high temp na grease. Ganyan po yung ginagawa natin kay Puti sa tuwing gagawin tayong long ride or mapapalaban tayo sa kung saan malayo ang biyaheng. So far, so good pa rin naman yung natin, yung bolang ginagamit. Kaya ito pa rin yung gagamitin natin. Dahil okay naman yung pagkakalkal dito sa ating pulley. Kaya pinaapektuhan yung bola natin. So, chine-check ni Master ngayon yung bearing ng third drive kung may alog na. Wala pa naman. Okay pa siya. Eh,
Siyempre, wala tayong babayar kay Master. Sponsor niya lahat. Sponsor lahat niya ni Master GY Zigzag. Wala, wala pang alog? Meron na. Parang okay lang. Hindi naman siya, ano. Minimal pa lang. Hindi pa malala. Tingnan kasi kung may alog na. Hindi may alog mo. Saan ang papalitan? Puli? Tinecheck ngayon ni Master kung yung bushing yung nagiging cost ng ano, pagluwag. Kasi may mga gasgas yung stock ko eh. Okay na. Pinalitan lang ng bagong bushing. Ito pa rin yung pinangsipo natin na bola. Hindi na tayo nagpalit. Kasi sayang naman, okay pa siya eh. Ang combination nitong aking bola is 12-14. Pero usually, ginagamit ko talaga is 3-13. Wala akong available na ganun, kaya nag-14-12 ako. Tinecheck ni Master yung ating drive base. Gusto niya masigurado, magiging maayos yung takbuhan natin, maayos yung sabiyahin natin. Okay pa yung drive base natin, kaya sige, fight! Dito pala, makikita mo na kung tukod yung ball mo. So napansin na agad ni Master na redirecho yung ano niya, wala nang compression. Kaya ako napapansin ko na rin yun. Tune up na rin yung redirecho. Tune upin na lang itong siputi natin, tapos konting linis ng carb. Then let's go na, tapos na tayo. Hey. Ayan, ganyan karami yung carb natin ngayon, yung biyaheng Visayas natin, North Loop, yan. Yun. Ang linis pa rin. Malinis, di ba? Malinis. Pero ang iba, siguro depende sa langis. Pero napaka-itim ng ganyan. Oo. Oh? Hindi, ibig sabihin, maganda yung ginagamit kong langis, kaya hindi maitim. Malinis. Malinis yung langis natin. So magtatanong, ito yung ginagamit kong langis ng kay Poteo, yan. 5W40. Tukod nga. Tukod nga? Oo, yung intake. Yung intake ang tumukod. Tukod talaga, kaya ramdaman ko na yun sa umaga. Kaya mas maganda talaga kapag maglo-long ride ka na iba kang pupuntahan. Isa rin yan sa ipapa-check up mo, diba? Dahil mahirap. Mayroon magka-problema sa daan. So, ang senyalis niya, kapag tumutukod na siya, isa sa senyalis niya, yung kapag nagki-kickstart ka, parang hindi na kumakagat yung kickstart mo, yung parang malambot na. Kahit sipa ka ng sipa, tapos hindi siya mag-start. Then, ang pangalawa na naramdaman ko rito, kapag tukod na siya, mag-start man siya sa umaga, bigla pa rin siya mamamatay, hindi na siya yung sa cold start, hindi na siya tuloy-tuloy yung niya, pag-andar niya, ang makina niya, namamatay pa rin. Ayun, ganun lang. Okay na. Kumukontra na yung kickstart kaninang umaga, dire-diretso na siya. Kaya tumigas na. Nice. Ano, maraming-marami na ba? Ayun, oh. Higa lang. Yun. Tapos ng long ride. So, ang gagamitin natin yan, curb kick na rin siyempre. Ganda pala ang panlinis yan. Tingnan mo, tumutulo yung ano, yung lumi, oh. Lumalabas. Sumasama. Kaya nga car cleaner. Pero ginawa natin CVT cleaner kanina.